I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Update naman po tayo sa bagyong Binta na inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamaya hapon. Narito po ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani! Salamat, Pia. Nasa may West Philippine Sea na nga ang Typhoon Binta, kaya naman inalis na ng PAGASA ang public storm warning signal sa maraming lugar sa ating bansa. Tanging signal number 1 na lang ang nakataas sa may probinsya ng Ilocos Norte, Apayao, Abra at Ilocos Sur. Pinag-iingat pa rin po ang mga residente niyan sa posibleng flash flood at landslide. Huling namataan ng PAGASA ang mata ng Bagyong Binta, 190 kilometers dito na sa may kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City. At napanatili nito ang lakas ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na 160 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. At sa track ng PAGASA, mamayang hapon na ito inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunman, posible pa rin ito magdala ng malakas na pag-ulan dito sa may western section ng Northern Luzon ngayong All Saints Day. At maihinang ulan naman ang inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa base naman sa datos ng Weather Central. Malaki rin ang tsansa ng mahinang ulan dito sa Metro Manila mamayang hapon yan hanggang sa gabi. At ganyang panahon din ang maranasan natin bukas, All Souls Day. At sa Linggo, bahagyang bababa na ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Patuloy namang magiging makulimlim ang weekend sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon sa susunod na dalawang araw. Gayun din sa ilang bahagi ng Bicol Region, dyan katulad sa Legazpi. At magiging bahagyang maulap naman ang weekend sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo dito sa may eastern section at posible pa rin yung mahihinang ulan at thunderstorm. Ganyan din ang inaasahan dito sa Mindanao, maliban na lamang sa ilang lugar sa hilagang bahagi niya sa may Cagayan de Oro na kung saan magiging mas makulimlim ang papawirin. Samantala, dahil pa rin sa Bagyong Binta, nakataas ang gale warning ng PAGASA dito sa may western seaboard ng Northern Luzon at sa western and eastern seaboards of Central Luzon. At abiso po sa mga mangingisda at may malilit na sakyang pandagat, iwasan muna ang maglayag o pumalaot dahil posibleng umabot po sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon dyan. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage o i-like at i-follow sa Facebook at Twitter. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.